Dari teacher. Okay. Mga bata. Bakit tayo magkita at kailangan kayo ng ating panibagong aralin sa Diet 3 sa ikawang markahan na ang mga ayon sa pinagkikiraan, magsasaruhin na tayo ng mga ilang pagkakita. Sino nga ang maaaring makapagbasa ng unang paalala natin? Kung maaaring mo bang basahin kung ano ang unang paalala bago tayo magsimula? Ako ba, ma'am? Opo, ma'am. Opo, teacher. Number one po, agad na i-mute ang audio upang maiwasan ang ingay na maaaring makaabala sa talakayan. Ayan, very good. So, tatandaan niyo yan bago tayo magsimula. Dapat, check niyo kung ang mga audio niyo ay nakamute upang maiwasan din yung ingay sa paligid habang nagsasalita yung mga next, pangalawang binigay naman. O, Marito na lang. Ikaw na lang magbasa sa pangalawang paalala bago tayo magsimula. Pag-iwas sa pagsasalita kapag nagsasalita ang guro o sinumang binigyan ng pagkakataon magsalita. Okay, very good, Marito. So, dapat kapag may nagsasalita, iiwasan ninyo na magsalita o sumubay sa guro o sinumang binigyan ng pagkakataon magsalita para mabinig natin kung sino man yung nagsasalita. So, handa na ba kayo, mga bata? Handa na ba kayo? Yes, ma'am. Ako. Ako. Gusto ko marinig yung inyong mga boses. Dapat masisigla. So, kamustahan muna tayo. Kumusta na kayo, mga bata? Mabuti po, teacher. Okay lang po, teacher. Eileen, ano yung inyong mga ginawa ngayong umaga pagkagising mo? Ano po, nag-book, tapos nag-breakfast. Sara, ano yung mga hinanda mo ngayon at bago tayo magsimula sa ating online class? Ang hinanda ko po ngayon, teacher, ay ballpen sa kapapen. Okay, very good, Elaine. Si Sara naman, ano yung mga hinanda mo, Sara? Yung ballpen at ball, ano din po, teacher, notebook. Ayan, very good. So, sino pa ang mga naghanda ngayon? Sige nga, tatawagin ko si Maripel. Ano yung mga hinanda mo ngayon sa ating online class? Teacher, lapis po at notebook. Ayan, very good. Yung lapis at notebook. Ngayon naman, sino makakapagsabi kung ano yung mga makapagbalita ng mga pangunahing nangyayari ngayon, ang mga napapanahong pangyayari. Ano bang nangyayari sa ating kapaligiran? Sige nga, Teresa. Yung UK variant na virus po ngayon, teacher. Anong meron sa UK variant na yan? Dahil po sa UK variant, teacher, hindi po nakakapasok yung mga bata sa paaralan. Yan. So dahil dyan, no, hindi tayo nakakapasok sa paaralan, kaya tayo ay may online class. So naman, Tara, ano yung mga dapat gawin ng isang batang kagaya mo dahil merong tayong UK variant na COVID ngayon? Lagi lang po sa loob ng bahay, teacher. Yan, dahil nga tayo ay hindi pwedeng lumabas dahil sa mga batang kagaya nyo na grade 3 ay hindi maaaring lumabas, kayo ay dapat manatili sa bahay. Bukod doon, ano pa yung dapat gawin, Mary Gay? Manatili lang po sa loob ng bahay. Manatili sa loob ng bahay. Tama. Ano pa bukod doon sa pananatili? Ano dapat natin gawin? Manatilihing masiglang at malakas ang katawan. Yan, very good. Dapat manatilihin ninyo natin masigla ang ating pangangatawan. Ano pa? Maripe, ano pa ang dapat natin gawin? Dapat po laging nakasuot ng face mask kahit sa loob ng bahay. Yan. Dapat ay magsuot ng face mask. Okay, ano pa? Eileen, ano pa yung dapat gawin? Lagi pong mag-disinfect. Yan, very good. Dahil na paglalabas ng bahay. Okay, dapat lagi mag-disinfect. Anong gagamitin natin, Eileen, sa pag-disinfect natin? Alcohol po. Ayan, very good. Dapat lagi po. Sanitizer. Ayan, may alcohol at sanitizer. So, ayun mga bata, ngayon, handa na ba kayo sa ating pagsisimula ng ating aralin?
Ngayon, bago tayo magsimula, balikan muna natin ang ating nakaraang-aralin. So, babalikan natin ito sa pamamagitan ng pagsabi ng mga pandamang ginamit natin sa bawat pangunta. Isusulat ninyo sa inyong sagotang papel yung A, mata ang ginamit, B, ilong, C, dila, D, tainga, at letter E, balat. Handang na ba kayo? Opo. Okay. Sa unang bilang, pakibasa nga, Maricel, kung ano ang nasa unang bilang. Napakalambot na sofa. Okay, napakalambot ng sofa. Ano ang pandamang ginamit sa unang bilang, Maricel? Balat po, balat. Okay, tama ba si Maricel, mga bata? Opo. Yes po. Okay, bigyan natin ng tatlong palatak si Maricel. 1, 2, 3. Very good. Next, pangalawang bilang. Beverly, basahin mo nga ang pangalawang bilang. Ang kape na walang asukal. Okay, mainit, papait ang kape na walang asukal. So, ano pang damang ginamit upang tukoy ang pangutok sa pangalawa? Letter C po, ma'am. Bila. Okay, bila. Tama po ba si Beverly? Mga bata? Opo. Opo, Chair. Bigyan ulit natin ng tatlong palakpak si Beverly. 1, 2, 3. Okay, next. Pangatlo, Mary Grace. Basahin mo nga pangatlong pangungusap. Ang mabangong damit ay nakatiklop sa cabinet. Okay, sa pangatlong pangungusap, Mary Grace, ano yung ginamit na pandama? Ilong po, teacher. Okay. Ano yung letter? Ano yung ilong? Letter? Ano yung ilong? Letter? Letter B po. Okay, letter B. Next, pang-apat na bilang naman. Malipe, maaari mo bang basahin kung anong nasa pang-apat na bilang? Ang makukulay na painting sa dingding ay maganda. Mata po, teacher. Okay, letter... sa pang-apat na bilang, letter ang pinagin ni Malipe ay mata. Tama po ba si Malipe? Opo. Opo, teacher. Okay, mata ang ginamit. Next, panglimang bilang naman. Abigyan muna natin ng tatlong palakpak si Maripe. 1, 2, 3. Okay, next, panglimang bilang. Pwede, sino bang basahin sa panglimang bilang? Ang kampana ng simbahan ay tumunog ng 10 beses. Okay, very good. Anong ginamit na pandama, Pwede? Tainga po, teacher. Okay, tama ba si Pwede, mga bata? Opo. Opo, Chair. Opo. Bigyan ulit natin ng tatlong palakpak si Pebby. 1, 2, 3. Okay, so ngayon naman, mayroon tayong isang laro. Sinong gusto maglaro? Nasaan ka mga laro pinaglaro? Okay, ngayon, magkalaro tayo ha. Ang kamalan ng ating laro ay Guess the Animal. So, hulaan ninyo ang mga animal o mga hayop batay sa kanilang mga parte o bahagi ng katawan. Handang na ba kayo? Opo. Unahan kayo sa pagbanggit kung anong animal o anong hayop ang nais nitong tukulin. Teacher ako. Yes, sino gusto sumagot? Elepanto. Okay, sino yan? Si Maripe, tignan natin kung tama ang sagot mo, ha? Okay, so palakpakan natin si Maripe. Siya ay tama. Ang sagot ay elephant. Sabihin natin ng wow clap. 1, 2,
Wow! Susunod tayo na hayop. Ready? Go! Ano kaya yan? Sinong makakapukol? Palaka po. Teacher ako. Okay, sino po sumagot? Ako po, chair. Okay, baby, ano yan? Palaka ba? Palaka? Tignan natin kung palaka, ha? Ayan, ano kaya? 1 point na lang. Ano kaya yun? Unggoy. Unggoy pala, chair. Akala ko mata ng palaka. Okay, so alam tayo, Kiros. Ako si O, Ugol. So 1 point ka na lang, Kirby, ha? Blue. Kirby? Blue. Yan. Ano kaya ang halik mo? Baboy. Teacher, baboy. Baboy. Pinky. Pig or baboy. Tignan natin, ha? Pero nagulas.
Ay, madulas. Ano pa? Mataba. Sabi mo sa isa. Ano sa larawan? Ano po, teacher? Makinis. Makinis. Madulas. Madulas. Ano na po ito? Isa? Halika na na ito? Baboy po. Baboy. Ano po ito? Ano na ito kanya? Ba't na kayo anong baboy? Matap po. Ano na ito? Makinis. Yes, yes. Makinis po. Makinis mo yung balat. Ano pa, Emily? Ano magsabi mo sa baboy? Mataba. Mataba. Okay, Marito, ano pa magsabi mo sa baboy? Ito yung panlabas na anyo. Malaki po ang mata. Okay, malaki ang mata. Okay, Nick. Ito naman. Ano to? Isang? Pusa. Okay, isang? Pusa. Okay, ano magsasabi mo ba sa isang kapuka? Ano magsasabi mo sa panlabas na anyo niya? Mabalahibo po siya, teacher. Okay, mabalahibo. Ano pa, Clivy? Ano pa masasabi mo po sa pusa? Makinis din po yung balat niya kapag hinawakan. Okay. Ikaw naman, Clivy. Anong masasabi mo sa pusa? Clivy, anong masasabi mo sa pusa? Nakagat na ng pusa si Elaine. Nag-iinit sa susunod, ha? Hey, Nick, ano to? Anong hayop ito? Kabayo. Okay, isang kabayo. Elaine, alam mo ba kung anong panlabas na kayo ng kabayo? Meron ano ba? Ano ang sabi mo? Malambot ng mga balahibo. Okay, mabalahibo. Marike, ano naman nagsasabi mo sa isang kabayo? Masarap tumutong yung kanyang balahibo. Okay. Masarap? Ano ulit? Makinis po. Okay, makinis. Masarap sa lakan kasi makinis. Marisol, ano naman ang masasabi mo sa panlabas na kainyuan ng isang kabayo? Matigas po yung kanyang balahibo. Matigas ba ang balahibo ng kabayo? Okay. Hindi ko pa nahawakan eh. Oh, okay. Next, ito naman. Anong unang ito? Aso po. Okay, isang aso. Ano yung talagang aso, Tara? Sir, maingay yung aso dito. Malambot siya. Ayan, ingay. Ano pa, Elaine? Anong masasabi mo tungkol sa isang aso? Mabait. Mabait? May alaga ka bang aso, Elaine? Oo, alima. Mabait. Yung pusa nangangagat, pero yung aso mabait, ano? Okay, ngayon naman, ang gagawin natin, ito ba yung mga nakita yung larawan kanina? Ako. Okay, basahin nga ulit natin ano yung mga larawan na yun. Kaboy. Pusa. Pusa. Kabayo. Aso. Bagay sa mga larawan ng mga hayop na to, hindi na maaaring natin alagaan sa loob ng bahay. Sige nga? Ma'am. Maaaring natin alagaan sa loob ng bahay? Aso at pusa po, ma'am. Okay, yung aso at pusa. Kanina nagsabi nga nini, meron siyang alagang aso sa kanilang bahay. Ayun, ano naman ang maaaring natin alagaan sa labas ng bahay? Ma'am. Baboy. Baboy po. Yan, yung baboy. Maaari ka bang mag-alara sa labang bahay ng baboy? Hindi po. Okay, hindi po. Bakit? Bakit hindi pwede mag-alara sa labang bahay? Kasi po, dumudumi po sila at mabaho po. Maaari po. Ano naman? Ano pa? Bakit sa baboy ang maaari alagaan sa labang bahay? Kabayo po. Kabayo. Maaari ka bang mag-alara sa kabayo sa loob ng bahay? Hindi po. Malik eh? Sa loob ng bahay. Ay, sa loob ng bahay. Mary, maaari ka bang mag-alara sa kabayo sa
po, teacher. Kasi po yung kinakain niya po ay nasa paligid, nagaya po ng mga halaman. Okay. Saan natin nalala po ng isang kabayo? Sa farm po. Wow. Bukod sa kabayo, ano pa yung maaari natin alagaan sa kanina nabanggit ni Beverly? Yung pusa at ato, maaari natin alagaan sa loob ng bahay. Ano pa ang maaari natin alagaan sa loob ng bahay? Isla po, teacher. Isla po. Ano pa? Yung isla po. Yung mga maliliit lang po. Okay, maliit lang. May alaga ka bang isda sa inyong bahay? Wala po. Wala, pero maaari itong alagaan sa loob ng bahay. Okay. Ngayon tayo, papanoorin mga video tungkol sa mga anyo ng kayo o ang sabi ng mga kapaligiran. Oo, tama. Pag-usapan natin ang tungkol sa mga hayop ayon sa kanilang puok tirahan. Alam mo ba? Okay, pag sinabi natin puok tirahan, anong ibig sabihin nito, Mary Grace? Lugar po kung saan po sila nakatira. Okay, lugar po saan sila nakatira. So ngayon, ang tatalakayin natin ay mga hayop ayon sa kanilang puok tirahan. So, ang mga hayop ay may mga iba't ibang puok tirahan na nababatay o natutukoy sa kanilang mga kaayon-ayon. Ang hayop ay may kanya-kanyang lugar sa kanilang tirahan at nabubuhay. Ang mga hayop ay isa sa mga kanilang pangkat ng organismo sa ating kapaligiran. Ang mga panlabas na bahagi ng mga ito ay may kanilang kung saan lugar sila nag-inimahan at mabubuhay. Okay, kaya kanina nabanggit ko o naisip ko sa inyo yung mga panlabas na kanya ng mga hayop dahil nakasalalay dito kung saan sila maaari tumira. Ang mga lugar kung saan nangyirahan ang mga hayop ay tinatawag natin habitat. Okay, ano nga ulit ang lugar kung saan maaari tumira o tinitirhan ng isang mga hayop? Habitat. Habitat. Okay, habitat. Habitat po. Okay, very good. So, ano nga ba ang habitat? Okay, ano nga ba ang salitang habitat? Maaari mo bang basahin, Ruby? Ang salitang habitat ay isang siyentipikong salita na nangangahulugang tirahan. Okay, very good. Ang salitang habitat ay isang siyentipikong salita na nangangahulugang tirahan. Pag sinabi natin habitat, ito ay siyentipikong salita na ang ibig sabihin ay tirahan. Tirahan. Okay, next. Basahin nga pangalawa, Elaine, basahin nga. Ito ay tumutukoy sa isang lugar kung saan namumuhay ang isang hayop o halaman. Okay, bukod sa ito ay tirahan, ito rin ay tumutukoy din ito tungkol sa lugar kung saan nakatira o namumuhay ang isang hayop o halaman. Ay tumutukoy sa isang lugar kung saan namumuhay ang isang hayop o halaman. Okay, next. Pangatlo, pakmaari mo bang basahin, Marite? Ito rin ay ang lugar kung saan sila maaaring makahanap ng pagkain, tirahan, protection, mga kapareha para sa pagpaparami. Okay. Ito rin ay ang lugar kung saan sila ay maaaring makahanap ng pagkain, tirahan, protection, at mga kapareha para sa pagpaparami. Okay, so ang habitat ay bukod sa tirahan nila ito, nakasalalay din dito kung saan sila makakakuha ng pagkain at proteksyon at mga kapareha. So, kadalasan, kung saan sila nakatira, doon ay mas marami silang makukuha ang pagkain at protected sila or safe sila sa lugar na ito. Ang tirahan ng mga hayop ay nahahati sa dalawang bahagi. Okay, nahahati daw sa dalawang bahagi ang tirahan ng hayop. Ano nga ang dalawang ito, Teddy? Ang dalawang tirahan ay lupa o kaya at saka tubig. Okay, maaari ito maging lupa o tubig. Ito ay lupa at ang tubig. Kaya naman, may mga
hayop na nakatira sa lupa at maaaring nakatira sa tubig. Ang mga hayop na naninirahan sa lupa ay karaniwang gumagalaw gamit ang kanilang lupa sa paglakad at pagtakbo, tutawan sa pagdakan, pagpak na para makalipad. Okay, so ang mga hayop daw na naninirahan sa lupa ay karaniwang gumagalaw kasi ginagamitan ito ng mga paa sa paglakad at pagtakbo. At sa katawan sa paglakad, pakpak para sa paglipad. So ano kaya yung mga halimbawa ng mga hayop na naninirahan sa lupa? Sino makapagbigay? A. Pagbigay ka nga ng halimbawa ng hayop na naninirahan sa lupa. Ano po, teacher? Kangaroo. Kangaroo, okay. Very good. Tingnan natin kung tama ka. Next, Beverly, ano pa? Elepante, ma'am. Elepante, okay. Tingnan natin kung tama ka. Next, ma'am, okay. Ano pa ang mga hayop na naninirahan sa lupa? Bakit sa larawan ng aking makakita? Kabayo po. Okay, kabayo. Next, ano pa, Sarah? Ano pa yung mga hayop na naninirahan sa lupa? Uod, sir. Uod. Okay, tignan natin kung tama ang mga nabanggit nyo, ha? May iba't ibang bahagi kung saan naaaring nilirahan ang mga. Okay, so iba't ibang bahagi ito kung saan nilirahan ang mga hayop sa kalupaan. So kanina nabanggit nyo yung mga hayop. Tignan natin kung maaari ba silang tumira dito sa mga lugar yung ito na maaaring tinahan ng mga hayop sa kalupaan. Ano nga ulit ang mga lugar kung saan maaaring manirahan ang mga hayop sa kalupaan, Mary Jane? Pagubatan, bukid, hardin, tahanan, o bahay po, teacher. Okay, so yung mga yan, ay maaaring tirahan ng mga hayop na nakatira sa kalupaan. Ang kanilang halimbawa ng mga hayop na naninirahan sa kalupaan ay unggon, pusa, tumang, imbon, elepante, hirap, at yun. Okay, so ano mapapansin ninyo sa mga hayop na naninirahan sa kalupaan? Anong mayroon silang kakaniyan? Elaine? Anong mapapansin mo sa mga hayop? Anong mayroon sila? Ano yung mga katangian ng mga hayop na maaaring nakatira o nakatira sa mga kagubatan? Ano ba? Meron silang mga paa. Okay, very good. Ilan ang mga paa nila? Apat. Okay, kadalasan na karamihan ay may apat na paa. Ano nga yung mga maaaring halimbawa ng mga hayop na maaaring nanirahan sa kagubatan, Peggy? Maayo bang isa-isa yun? Sa kagubatan po, ma'am? Opo. Leon po. Leon. Ano pa? Elepante. Ante. Unggoy. Unggoy. Ibon. Okay. Usa, tsaka giraffe po. Okay. At yung isa pa? Ano pa yung isa? Bakit sa lahat? Chipmunk po, ma'am. So, lahat ng mga yan ay mga halimbawa ng hayop na maaaring nakatira o nakatira sa kagubatan. Pero kadalasan, saan sa natin sila nakikita ngayon? Sino makakapagdanggit? Kadalasan, saan natin sila nakikita ngayon? Sa zoo. Sa zoo. Sa zoo, teacher. Ayan, sa zoo. Ano ba ang zoo, Teresa? Teresa, ano ba ang zoo po, dito po nilalagay yung mga iba't ibang hayop para makita po ng mga bata na pwedeng makapamasyal para malaman kung ano po yung mga itsura ng mga hayop. Okay, so very good. So, hindi nila kailangan pumunta sa mga kagubatan dahil kadalasan sa mga hayop na nakatira sa kagubatan na ayaw natin silang makita sa zoo. Yes, ang mga hayop na ito ay hindi kaanin mo nakikita sa ating paligid. Sapagkat ang mga ito ay maiilak at mababangis. Okay. Kagaya nga nang sabi ko, dahil nga sila ay maiilap at mababangin, sila ay hindi natin basa-basa na kita sa paligid natin. So zoom man, pero pag sa zoom, may mga tulungan sila kasi hindi sila pwede mula ang makawala. Next.
kanyang nakahayop sa bituin. Kaya ano nga ulit ang mga halimbawa ng hayop na nanirahan sa bituin at isang karl? Ang ilan sa mga ito ay baka, halaban, baboy, manok, kato at kambing. Okay, Teresa, ano nga ang mga hayop na nanirahan sa bituin? Ang mga hayop na naninirahan sa bukirin ay ang mga baka, halabaw, kambing, at baboy po, teacher. Okay. Ano pa bukod sa baka, halabaw, kambing, at baboy? Ano pa yung mga maaaring manirahan sa bukirin o farm? Maricel, alin mo yung binabanggit ni Teresa? Okay, si Mary Bees pala. Mary Bees, ano pa yung mga binabanggit? Pato po, pato po. Okay, pato, eh? Ano ka? At? Manok. So, lahat ng mga yan ay naninirahan sa Bukirin. Sino nang nakapunta sa Bukirin? O sa Tumay? Okay, Beverly. So, alin sa mga hayop na yan ang nakita mo na, ng harapan? Lahat-lahat po. Yan, nakita mo sila sa Bukirin. Maari silang makita dahil hindi sila mapanganib. Ang mga hayop nito ay karaniwang inaalagaan ng mga tao at pinagkukunan ng pagkain. Ang ilan sa mga ito ay nakatutulong rin sa mga gawain ng ating mag-anak, tulad na lang ng isang kalabaw. Okay, ano daw ang mga maaaring gawin ng mga naninirahan sa bukirin? Clear B, ano maaaring gawin ng mga naninirahan sa bukirin? Maayos lang makatulong saan? Gawain sa bukid po. Gawain sa bukid. Tulad po ng kalabaw. Mga gawain mo, kinilang tulad na lang ng pagkakalaro at pagkakalaro. Narito naman ang ilan sa mga halimbawa. Kaya ngayon naman, mga halimbawa ng hayops na naninirahan sa hardin. Sino na ang nakakita ng hardin? Elaine, nakakita ka na ba ng hardin? Opo. Sa school ba natin, may nakita ka bang hardin sa ating school? Opo. Okay, very good. So tignan natin kung ano yung mga halimbawa ng hayop na maaaring manirahan doon, ha? Halimbawa ng hayop na matatagpuan sa hardin. Mayroon tayo. Butterfly po. Ayan, titubi, paru-paru, titaklong, at tritamba. Okay, Marisay, maaaring banggitin kung ano yung mga hayop na maaaring manirahan sa hardin? Ang mga halimbawa ng mga hayop na manirahan sa hardin ay mga uod, uwang, tutubi, tipaklong, mga paru-paro, at gagamba. Very good. Ilinig sa mga nabanggit na mga maaaring manirahan sa hardin. Ayun dyan yung mga nakita mo na. Tipaklong po, teacher. Tipaklong, tutubi, tipaklong, gagamba. Kaya nanguhuli ka ba ng tipaklong? Pa? Nanguhuli ka ba ng tipaklong? Okay. Ikaw, Maricel, nakita ka na ba ng paru-paro? Opo. Ano masasabi mo sa paru-paro? Maganda po. Okay, maganda. Very good. Okay, next. Ito naman ang halimbawa ng mga hayop na naninirahan sa loob ng ating tahanan. Okay, so narito naman ang mga halimbawa ng mga hayop na naninirahan sa tahanan o bahay. Ito yung maaaring maging alaga. Okay, maaaring mo bang banggitin ang mga ito, Clearby? Koneho, loro, alapati, aso, pusa, isda, at pagong. Okay, so ang koneho, loro, alapati, aso, pusa, at isda, at pagong ay mga hayop na maaaring natin alagaan sa loob ng bahay. Dahil, ano, bakit natin pwedeng alagaan ang mga ito, Maricel? Kasi po, ang mga hayop na ito ay mga friendly animals po. Friendly animals. Maaari ka bang mag-alaga ng leon sa loob ng bahay? Hindi po, kasi nangangagat po yun. Matapang. Maricel, bakit maaari, bakit sa tingin mo ang mga hayop na ito ay maaaring alagaan sa loob ng bahay? Kasi po, sila po ay nagbibigay aliw sa mga tao na nakatira po sa loob ng bahay. Okay, nagbibigay aliw sila. And ano pa, Elaine, bakit sa tingin mo, di ba nasabi mo kanina may alaga kang aso, bakit sa tingin mo ay
maaari mong maalagaan ang isang aso sa loob ng bahay? Una-una po kasi po, bukod sa mabait sila, pwede pa silang maging bantay ng bahay. Ayan, maaari pang maging bantay ng bahay. Ang mga ayaw na ito ay karaniwang inaalagaan natin kung kaya araw-araw din natin silang nakikita at makakasama. Ang ilan sa mga ito ay apo, pusa, konejo, tao, kalapati, sabong at isda. Mayroon ding iba't ibang uri ng insekto na matatagpuan sa tahanan. Kaya narito naman yung mga hayop na nangingirahan sa bahay na sa tuwin ba ninyo ay maaari nating alagaan? Hindi po. Okay, Elaine, hindi, diba? Bakit sa tingin mo? Ano-ano ba mga hayop mo ito? Sige nga, bangitin mo nga. Kikis, langok, langaw, daga, langgang, at hanay po. Kasi okay, bakit naman yan ay hindi maaaring alagaan sa loob ng bahay, Maripe? Maripe, bakit sa tingin mo hindi tayo maaaring mag-alaga ng mga ipis? Langok, langaw. Kasi po, nagdudurot sila ng sakit. Kaya, very good. Kaya, pero nanginirahan sila sa loob ng bahay, kagaya ng mga daga. Bakit sa tingin mo nakakatira sila o maayos yung manirahan sa loob ng bahay, Kirby? Kapag madumi po yung bahay natin. Kapag madumi ang ating bahay. So, anong dapat natin gawin para hindi sila manirahan sa loob ng bahay natin, Kirby? Dapat po laging maglilinis. Okay. Tapos hindi mag-iwan ng mga terang pagkain. Ayan, very good. Dapat lagi maglilinis para maiwasan natin ang... Ito. Okay, maiwasan natin ang mga ito. Okay, mga ito. Ano bang maaaring maidulot ng mga nangyayari sa bahay ng mga ito? Elaine, ano bang maaaring maidulot ng mga ito? Sakit. Okay, tama, Mary Vince. Maaari itong makapagdulot ng... Sakit. Ano naman ipis, langaw, lamok, langgam, at anay? Makaminsala ang mga hayop na ito sapagkat maaari tayong magkasakit ang mga kagamitan sa ating tahanan. Ngayon alamin naman natin ang mga halimbawa ng hayop na karaniwang naninirahan sa katubigan. Ngayon naman, kanina mga nabanggit na ay mga kalaniwang hayop na naninirahan sa kalupaan. So, narito naman yung mga hayop na naninirahan sa katubigan. Tayo ay may dalawang bahagi ng katubigan na maaaring pamuhayan ng mga hayop. Ito ay ang tubig alat at ang tubig tabang. Okay, Maripe, ano nga ulit ang dalawang bahagi ng tubig na maaaring panirahan ng mga hayop? Tubig alat po at tubig tabang. Very good. So ngayon, alamin natin, ano ba yung mga tubig, ano ba yung mga hayop na maaaring manirahan sa tubig alat at tubig tabang? Ang karagatan ay isang halimbawa ng tubig alat. Ito ang pinakamalawak na anyong tubig na tuwing tirahan ng mga hayop. Makikita natin rito ang libo-libong bilang ng hayop na kung saan ang ilan rito ay maaaring pamulan ng ikabubuhay ng mga tao. Ang mga halimbawa ng mga hayop na naninirahan rito ay balyanang, patin, tangi, dikya, starfish, clownfish, at corals. Okay, Elaine, ano nga ulit ang mga halimbawa ng hayop na naninirahan sa tubig, alat, at ang patan? Ano ma? Ang hayop na naninirahan sa tubig, alat, o karagatan? Balyena, patin, tangi, dikya, starfish, clownfish, corals. Okay, so ang balyena, pating, pagi, dikya, starfish, oras ay mga halimbawa ng mga hayop na maaaring manirahan sa karagatan. Ang batis, okay, ang mga halimbawa naman ng mga tubig tabang ay, banggitin mo nga, Pebby, kung ano yung mga halimbawa ng mga tubig tabang? Mga halimbawa ng tubig tabang ay batis, ilog, at lawa po, ma'am. Okay, isang batis, ilog, at lawa. Ngayon naman, alamin natin kung alin naman ang mga hayop na nanirahan dito. Ilog at lawa ay mga halimbawa naman ng tubig tabang. Tulad ng karagatan, may mga hayop rin nanirahan dito. Tulad na lang ng tilapia, pangus,
kuya, pagong, buaya, at palaka. Okay, Sarah, ano nga ulit ang mga hayop na naninirahan sa tubig, tabang? Tilapia, bangus, kuya, pagong, buhaya, at palaka, chair. Okay, so lahat ng mga yan ay mga naninirahan sa tubig, tabang. Ngunit alam mo bang ang mga hayop rin parehong naninirahan sa tubig at sa lupa? Okay, so kanina nabanggit natin yung mga hayop na naninirahan sa tubig at sa lupa. Pero mayroon din mga hayop na maaari silang manirahan sa parehong tubig at lupa. So ano-ano yung mga hayop na yon? Tubig. Ano-ano yung mga hayop na maaaring manirahan sa tubig at lupa? Palaka, pagong, at buhaya po. Okay, palaka, palaka, pagong, at buhaya. Halimbawa nito ay ang palaka, pagong, at ang buhaya. Okay, so naiintindihan niyo ba kung ano yung mga tirahan o po tirahan ng mga hayop? Opo. Opo. Ano nga ulit ang dalawang bahagi na maaaring tirahan ng mga hayop, Maripe? Kalupaan po at katubigan. Okay, kalupaan at katubigan. Maricel, magbanggit ka nga ng mga hayop na maaaring tumira sa kalupaan. Po. Ano yung mga hayop na maaaring makatira sa kalupaan? Baboy. Okay, baboy. Kirby. Kirby, ano pang maaaring makatira sa kalupaan? Kambing po. Elaine, ano pa ang maaaring manirahan sa kalupaan? Ano po, manok po. Manok. Next naman, Maripe, maaari ka ba magbanggit ng mga hayop na maaaring manirahan sa katubigan? Isda po. Isda. Sarah, ano pa ang maaaring manirahan sa corals po, ma'am. Okay, corals. And ano pa, Mary Grace, ang maaaring manirahan? Sa katubigan po, teacher? Po, ano po ang maaaring manirahan sa katubigan? Pagong. Okay, pagong. Ngayon naman, tukuyin natin kung saan ang pook tirahan ng mga sumusunod na hayop. Handa na ba kayo? Opo. Kamay, para kung saan nakatira ang mga hayop. Paunahan kayo kung sino ang gusto ng hayop. Ang tawag niya ang hayop sa kabayo. Kung nagmuraan niyo yung natatangkulan o nakikita ang isang kabayo. A. Bukiri. B. Tahanan. C. Kagubatan. C. Karagatan. Okay, anong sagot? Letter A, teacher. Okay, Mary Grace. Saan natin maaaring makita ang kabayo? Sa bukirin po. Abukudin, tignan natin kung tama si Mary Grace. Hindi naman sisi ng tamang sagot. Okay, very good. Sa bukirin. Bigyan ng hello clap si Mary Grace. 1, 2, 3. Hello. Next, kapiloon din ka. Ito naman ay dolphin. Sa ang bahagi ng katubigan na matatagpuan ang dolphin. A. Tubig alat. B. Tubig sabang. A po. Tubig alat. Sinong, okay, Beverly, anong tamang sagot? A po. Tubig alat, ma'am. Okay, tignan natin kung tama si Beverly. Piliin ang tutik ng tamang sagot. Okay, very good. Bigyan lang ng dino clap si Beverly. 1, 2, 3, dino. Okay, next. Ang hayop na ito ay tinatawag naman natin aso. Saan naman ang pook tirahan ng mga aso? A. Kagubatan. B. Bukirin. C. Tahanan. D. Karagatan. Sabihin natin. Okay, sino ang sagot? Sarah, saan natin maaaring matagpuan o ang pook tirahan ng aso? Letter C po, sir, sa tahanan. Okay, tignan natin kung tama si Sarah. Okay, very good. Tama.
Bigyan ng ball clap si Sarah. One, two, three. Wow! Okay, next, pang-apat na bilang. Nakakita ka na ba ng hayop tulad ng mga kalarawan? Ang tawag natin dito ay aham. Ang ahat ay halimbawa ng isang mabangis na hayop. Saan natin karaniwang patatagpuan ang mga ahat? A. Kahibatan, B. Butirin, C. Tahanan, D. Kahatatan. Okay, Elaine, saan natin karaniwang makikita ang ahat? Letter A po, kagubatan. Eh, kagubatan. Tignan natin kung tama si Elaine. Elaine ang titik ng tamang sagot. Okay, very good. Tama. Kung meron ulit tayong gawain sa pagpatuto, dalawa. Ngayon ang gagawin ninyo, ilabas ang inyong mga sagotang papel at tukuhin ang tuok tirahan ng mga sumusunod na halimbawa ng hayop. So, isulat ninyo sa kukla ang inyong sagot. Handa na ba ang inyong mga sagotang papel? Opo. Makita nga yung mga sagotang papel. Itaas nga ang mga sagotang papel para makita ni teacher. Okay. Handa na ba kayo sa pagsagot? Bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang sagutan ang mga tanong. Handa na ba kayo? Ready? Go! 5 minutes later. Okay, handa na ba sa pag-check? Okay, number one, maaari mo bang banggitin kung ano ang nasa larawan? Agila po. Sang agila. So, anong yung sagot sa number one? Kagubatan po. Kagubatan. Next, pangalawang bilang. Elaine, ano yung nasa larawan? Anong hayop ito? Ano yung mga clownfish? Bayan? Tubig dag, tubig alat, ma'am. Bahagi. Okay. Next, pangatlo, Sarah. Ano ang hayop at kung saan sila maaaring tumira? Kabukirahan. Sa kabukiran, ma'am. Okay. Anong hayop ito? Sheep ba yan? Kambing? Okay. Sheep siya. Okay. Ano ba? Tagalog. Okay, isang? Lupa. Next, pang-apat. Grace, ano yung pang-apat na hayop? Tipaklong, teacher. Okay, tipaklong. So, saan natin may makitang uktirahan ng mga tipaklong? Sa hardin po. Okay, sa hardin. Tignan natin kung tama mamaya. Panglimang bilang, Febby. Aso po, nakatira po sa tahanan. Sa tahanan. Next, pang-anin, ano ang hayop na ito, Febby? Gagamba po, chair. Gagamba, saan natin maaaring makita ang isang gagamba o saan na kanyang puok tirahan? Sa kagubatan, chair. Kagubatan. Tignan natin kung tama si Pwede, ha? Pangpito. Marcel, ano yung pangpitong bilang? Anong hayop? Ibon po. Ibon. So, saan natin maaaring makita ang ibon? Sa ano po? Pwede po sa gubat. Pwede sa gubat. Sa mga puno. Okay, sa kagubatan. Tignan natin kung tama si Marcel, ha? At ang pangwalo, okay, pangwalo, maayong bang banggitin? Ano pang hindi pa natawag? Okay, Maribel, ano yung pangwalo? Bangus po, teacher. Okay, bangus. Saan natin maayong makita ang bangus? Sa tuhan po. Sa ang bahagi ng tubig? Tubig na bang. Okay, so, pwede tayo yung mga sagot ng papel. Tignan natin kung tama na. Itaas ninyo ang inyong mga sagot ng papel. Tignan natin kung tama ang inyong mga sinagot. Okay, number one. Ano yung sagot mo kanina, Maripel? Kagubatan po. Okay, good. So, tama ang number one. Ito ay kagubatan. So, maaaring ninyong i-check ang inyong mga papel. So, number one, ang tamang sagot ay kagubatan. Pangalawa, ang sagot ninyo ay tubig. Alat. So, tama ba, Elaine, sagot niya? Ako. Okay. So, ang tamang sagot ay tubig, alat. Next, pangatlo, Sarah, ang sagot mo ay? Bukirin. Bukirin. Okay. Tama ba si Sarah? Opo. Okay. Very good. Next, pang-apat, saan matatagpuan ang tipatlo? Bukirin. Okay. So, tama sa hardin. At pang-lima? Saan matatagpuan ang aso? Tahanan. Okay, sa tahanan. Pang-anim, ang gagamba, Klimby, saan natin matatagpuan? Hardin po.
jardin. At ito, ang ibon. Saan natin mo dito ito, Elaine? Sa agubatan po. Okay, sa agubatan. At pangalo, Marite, Alexander, Bangkong. Tubig tabang po. Sa tubig taba. Pakita nga ng mga sinagutan ninyo kung sino ang nakakuha ng tamang sagot sa lahat ng bilang. Okay, sino ang nakakuha ng perfect or tama lahat? Ako po. Okay, sino? Marito, sino pa? Very good. Sino pa ang mga nakakuha ng tama lahat? Ako. Okay, Elaine. So, very good. Magagaling ang mga bata sa grade 3 St. Veronica. Ngayon nga, ipapaano natin, maipapakita ang pagmamahal at papatulungan natin sa mga hayop. Elaine, dahil may alaga kong hayop sa bahay, paano natin mo ipapakita o paano mo na ipapakita yung pagmamahal mo at pagpapahalaga sa mga hayop? Ipapakita ang pagmamahal po at pagpapahalaga natin sa ating halagang hayop sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng maayos na tirahan at pagbibigay ng pagkain. Okay, pagbibigay ng maayos na tirahan at pagkain. Ano pa? Clearly, ano pa yung maaari mong gawin para may pakita yung pagmamahal mo sa mga hayop? Ano po, wag po silang sasaktan. Ayan, wag sasaktan. Very good. Ikaw naman, Marife, ano yung inyo pang maaaring gawin bukod sa mga nabanggit nila? Bigyan po ng pagkain. Bigyan ng pagkain. Very good. Paano naman, Sarah, kapag nasa agubatan tapos hindi ito mailap ang mga hayop na to, anong gagawin mo? Iiwasan, Chair. Iiwasan. Ano pa, Feby, ano pa yung dapat mong gawin para mapakita yung pagpapahalaga mo sa mga hayop? Pag may nakita ka sa daan, anong gagawin mo? Ano po sila ng pagkain? Mary Grace, ano pa yung gagawin mo? Halimbawa ay may nakita kang hayop na pag-alagala sa paligid mo. Ano po, ano po teacher? Bigyan po ng pagkain o kaya ng inumin. Ano pwedeng alagaan? Pwede ko pong iwi sa bahay para alagaan. Okay. Kung gusto mo alagaan o maaari mong alagaan, pwede mong iwi sa iyong bahay. Next, ito yung mga dapat ang daan natin ito sa mga hayop. Namang at mga hayop na kanilang maaaring puok tirahan. Basahin mo nga ang mga sumusunod. Okay. Ang mga hayop na maaaring natin alagaan at ituring bilanggan sa atin ng pamilya ay ang mga hayop na makatira sa ating tahanan. Okay, stop mga... Okay, dyan ang ganda nila ha. Okay, ang mga hayop ay maaaring nating alagaan at ituloy nila kasi ng pamilya ay ang mga hayop na makatira sa tahanan. Bakit nga natin sila dapat ituloy na kasapi sa tahanan? Dahil, Elaine? Dahil ang mga hayop namang kasi sila ay namang mababait at okay. Pwede pagkatiwala ang magbantay sa bahay. Okay, so nakakatulong sa inyong bahay. Yes, color? Ang mga hayop namang maiilap at mababangis ay matatagpuan sa kagubatan. At ang mga hayop namang nakatutulong sa atin sa paghahanapuhay at maaaring gawing pagkain ay ang mga hayop na karaniwang nangyayahan sa Bukirigi. Okay, so kung meron tayong mga hayop na naninirahan sa tahanan, meron din tayong mga hayop na maiilap at mababangis. Kaya dapat natin itong inuutang dahil hindi mo sila ganoon sa dahil at maiilap sila. Kaya kailangan huwag natin silang hahayaang, huwag natin silang huhulihin o huwag natin silang ikukulong. Bukod sa mga hayop na nakatira sa tahanan o sa kagubatan, maaari ding makatulong yung mga hayop na maaaring tumira sa bukirin. At ito pa, basahin mo nga, Marife, kung ano pa ang dapat tandaan. May mga hayop rin tayong makikita sa karagatan. Tubig, atlat, at mga ilog at kautubig tabang. Ang ilan sa mga ito ay maaari rin natin gawing pagkain tulad ng ilan sa mga hayop na matatagpuan natin sa kalupat. Okay, so may mga hayop tayo makikita sa karagatan na tinatawag natin tubig alat at mga ilog at lawa na tinatawag naman natin tubig tabang. Gaya ng mga hayop
na mga nakatira sa kalupaan, maaari din natin itong gawing pagkain gaya ng mga isda, di ba? So, naunawaan niyo ba ang ating isinagawang pag-aaral? Opo. Opo. Ang gagawin ninyo ay babasahin ninyo ang bawat pangungusap. Lalagyan ninyo ng check kung tama ang pangungusap at X naman kung mali ang nakasaad. Handa na ba kayo? Opo, handa na. Pwede na ba ang inyong mga sagotang kapel? Number one, basahin mo nga ang pangungusap na to, Elaine. Ang salitang habitat ay siyentipikong salita na nangangahulugang tirahan. Okay, so ano ang tamang sagot sa number one? Check po. Okay, check. Tama ba si Elaine, mga bata? Opo. Opo. Ang tamang sagot ay? Check. Number two, Mary Grace, basahin mo nga ang pangungusap. Ang tirahan ng hayop ay nahati sa dalawang bahagi. Ito ang lupa at tubig. Check po, teacher. Okay. Ang tirahan ng hayop ay nahati daw sa dalawang bahagi. Ito ay ang lupa at tubig. Tama ba ang sagot ni Mary Grace? Check po ang sagot ito. Okay. Check. Yes, pangatlo hanggang panglimang bilang. Pangatlo, basahin mo nga, Clara. Ang leon ay naninirahan sa bukirin. Okay. Anong tama sa basara? Check or Ekis? Ekis po. Ekis, bakit sa naninirahan ang leon? Sa kagubatan po. Okay, very good. Sa kagubatan. So, ang tamang sagot ay Ekis. Tama ba si Sarah? Tama po. Okay. Next, pang-apat na bilang, Kirby, basahin mo nga. Ang karagatan, ang pinakamalawak na anyong tubig na pwedeng tirhan ng hayop. Check po, ma'am. Okay, check. So, tama ba si Kirby, mga bata? Opo, ma'am. Okay, very good. Ang karagatan ang pinakamalawak na maaaring matirhan ng mga hayop, lalo na sa mga hayop na naninirahan sa tubig. Ang iba, basahin mo nga, Febi, kung ang ipang-imang tanong. Ang balyena ay naninirahan sa tubig tabang. Okay, ang balyena ba ay naninirahan sa tubig tabang? Ekis po. Okay, anong tamang sagot? Ekis po. Okay, saan naninirahan ang balyena? Tubig alat. Karagatan. Tubig alat. Karagatan. 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 So, sinong nakakuha ng lima? Patingin nga rin yung mga sagotang papel. Five. Okay. Five. Magaling so, yung mga bata sa St. Veronica. Bigyan natin ito na wow clap. Sabay-sabay tayo. Ready? One, two, three, wow! So, naunawaan niyo ba ang ating sinagawang aralin? Opo. Okay, very good. So, ngayon, sabihin mo na ko na takdang aralin. Basahin mo po, Marisel, kung anong takdang aralin na aking iniiwan? Takdang aralin. Mag-isip ng limang paraan upang mapangalagaan ang puok tirahan ng mga hayop. Isulat isa iyong kwaderno. Okay, so yan ang inyong takdang aralin na dapat magsulat kayo ng mga limang paraan para mapangalagaan ninyo yung mga puok tirahan ng mga hayop. Kanina nabanggit ko o nabanggit ninyo yung mga gagawin niyo para alagaan yung mga hayop. Ngayon naman, yung mga puok tirahan nila para hindi sila mapahamak. So anong dapat ninyong gawin? Naunawaan niyo ba ang ating takdang aralin? Opo. Good. So bago tayo magtapos, iiwan ko sa inyo ang kasabihan, ang mga hayop ay mahalin at huwag abusuhin. Muli ako ang inyong guro sa science, si Ma'am Jade. Maraming salamat po.